at papuri alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay maglipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Ngayon po ay nasa huling Biyernes tayo sa buwan ng Agosto. Ating pong ipagpasalamat ang lahat ng mga biyayang ating tinanggap, mga pangyayari na naganap sa buong buwang ito ng Agosto. Ipagpasalamat po natin muli ang isang long weekend sa karangalan ng mga bayani ng ating bansa na ating po ipagdiriwang sa darating na Lunes. Patuloy po nating ipagdasal ang bawat intensyon ng ating mga pinangakuan, ang kagalingan ng mga may sakit. Isama na rin po natin ang lahat ng mga naglalakbay ngayong long weekend at maging ang mga pamilyang may pagluluksa dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Upang sama-sama tayong muling mabiyayaan ng Diyos, ipagkatiwala rin natin sa Kanya maging ang ating kasalanan upang mapasa atin ang Kanyang masaganang kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubhang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ni Jesus na iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong kalooban na ginanap ng iyong anak, ang siyang magpaging dapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Ang simula ng aklat ni Ruth. Nang ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya't may isang lalaking taga Bethlehem, Huda, na sandali munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanyang asawa't dalawang anak na lalaki. Namatay si Elimelech at naiwan si Noemi. Ang dalawa nilang anak ay nakapangasawa na mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay naman sina Mahalon
at Kelyon. Kaya't si Noemi ay naiwang ulila sa asawa at mga anak. Nabalitaan ni Noemi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani. Kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang nang umalis sa Moab. Hinagkan ni Orpa ang kanyang biyanan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Noemi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Tumugon si Ruth, huwag na ninyong hilingin iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira doon, din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos. Iyan ang nangyari, kaya mula sa Moab ay nagbalik si Noemi. Kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay sinisimulan ng anihin ang sebada. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos, na laging katulong ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nanga gugutom. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupaing nila'y do'y tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na puon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. At ang ito ang pinakamahalagang utos. At ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang ito, na utos, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang mga turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagsisimula ng another long weekend by coming to church and ending the whole month of August with the celebration of the Mass. Palakpakan po natin muli ang ating mahal na poon. Marami ho kasi ang hindi nakapag-long weekend last week, kaya bawi-bawi na ngayon. Pero salamat ho sa atin na kahit may balak mag-long weekend ngayon somewhere else, eh nandito tayo upang isagawa at bigyang buhay ang ating pananampalataya at debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ako po'y naniniwala na marami hong ulit na nating narinig itong ating mga pagbasa. Ang una, mula kay sa aklat ni Ruth na nagsasaad ng pagpapasya ni Ruth na samahan ng kanyang biyenan, hindi iwan ng kanyang biyenan na sino bang biyenan niya? Si Naomi. Sa kabilang namatay na ang asawa niya, ang anak nito. She's actually free, no? Malaya na siya. Kung tutusin, wala nang nag-uugnay sa kanyang biyenang si Naomi. Malaya na rin siyang bumalik sa kanilang lugar sa Moab. At malaya na siyang magbuhay dalagang muli. Byuda eh. No, byuda na eh. Pero she made a choice. Meron siyang pinili. Actually, tinutulak na nga siya eh. Umalis ka na, no? Go home. You have a life to spend. Bata ka pa, no? Pwede ka pang mag-asawa. Pwede ka pang mag-anak. Kung hindi ka nabigyan ng anak ko, eh may pagkakataon ka ngayon. Malayang malaya ka. Ngunit gumawa ho siya ng isang napakahalagang pagpili. She made a very significant choice. Anong sabi niya? ang iyong bayan ay magiging aking bayan. Ang iyong Diyos ay aking magiging Diyos. Your God will be my God, and I will not leave you, and I will not abandon you. So ito ay actually ginawang awitin na matagal na ho. It's quite an ancient music already dahil napakahalaga ng pagpapasya ni Ruth na hindi iwan ang kanyang biyenan sa kabila ng wala nang nag-uugnay sa kanila. Pinili niya na manatiling anak or daughter-in-law, manugang, tama ho ba? Manugang ng kanyang biyenan na si Naomi, sa kabilang patay na ang asawa niya na anak ni Naomi. Now, sa akin po ito ang nagpapabigay lalim at nagbibigay katotohanan sa pagtatanong kay Jesus sa ating poon na ano ba ang pinakamahalaga sa lahat ng mga kautusan.
Umaasa sila na ang pahayag ng Panginoon ay isa. Nais nilang siluin ang Poong Nazareno. Ngunit, God goes beyond their imagining. He goes beyond all boundaries. Instead, He made two commandments. Dalawa ang ibinigay niya, hindi lang isa. At hindi nila akalain na ito ang magiging sagot ng ating Poong Nazareno sa pagpapasya nilang siluin ang Panginoon. So meron hong pagpapasya. Nagpasya silang siluin ang Panginoon, ang Poong Nazareno, at nagpasya din naman si Jesus na ibigay sa kanya, sa kanila, ang sa kanyang kaisipan, puso't kalooban na pinakamahalagang utos sa lahat. Ang pag-ibig sa Diyos ng buong mong isip, puso't kaluluwa, at ang pag-ibig sa kapwa gaya ng iyong sarili. Tiyak, maraming beses ulit na ho natin itong narinig. Ngunit ang tanong, paano ba natin ito gagawin? As I've said, ang kasagutan po ay nasa unang pagbasa sa ginawa ni Ruth. Pinili niya na ang Diyos ni Naomi ay maging Diyos din niya, at pinili niya na hindi pabayaan ang kanyang biyanan, ito'y samahan habang buhay. Kaya, kung meron hong isang bagay na napakahalagang pagnilayan po natin ngayon, ito'y walang iba kundi ang ating kakayahang pumili. Our capacity to choose. Sabi, choosy yan na, choosy. Very selective yan, choosy. Well, bakit ito gawin natin? Let us redeem that word, choosy. Na kung tayo man ipipili, pagsisikapan natin ang ating pipiliin e sumasalamin sa tunay nating damdamin at sa tunay na pagpapahalaga natin. Kasi yun ang nais ng Panginoon. Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong mong isip, puso't kaluluwa, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi ho ito magagawa ng Diyos para sa atin. Ito ho'y kanya-kanyang pagpapasya. Ito'y kanya-kanyang pagdidesisyon na walang ibang makagagawa kundi ang ating sarili lamang na sasalamin sa ating mga pinipili. Naintindihan mo ba ninyo? Kasi ho, meron kasabihan noon na our choices reflect who we are. Ang atin daw mga ating mga pinili ay sumasalamin kung sino talaga tayo. Naniniwala ba kayo doon? Padre, sabi lang nila yan eh. Pero parang totoo. Kasi tanungin ko kayo, ba't ganyan ang suot mo? Ba't yan ang kulay mo? Yan ang kulay ng suot mo. Ba't ganyan ang kulay ng buhok mo? Bakit ganyan ang kilos mo? Bakit yan ang pinili mo? Kasi ho, ito ako eh. Sabi nga, walang basaga ng trip. Narinig yun na yun, di ba? Natatawa si ate. Father, paborito mo yan eh. Napakaganda ho sabihin natin salitang kalye, pero kung totoo, kailangan ho natin igalang ang bawat isa dahil ang pinili niya atin ang pinaniniwala ang sumasalamin sa pagpapahalaga niya. Kaya ito ho ang inanais ng Panginoon na sana piliin din natin at gawin na kung ito ang mahalaga sa ating Poong Jesus Nazareno, na siya'y ibigin ng buo nating isip, puso at kaluluwa, at ibigin ng ating kapwa gaya ng ating pagpapahalaga sa ating sarili, sana hindi lang siya. Sana lahat tayo. Sana all. Kasi ito ang gusto ng Panginoon eh. Sayang naman ang atin hong debosyon kung tayo'y magde-debosyon lang, pero Lord, Ikaw ang susunod sa gusto ko. Pagbigyan mo ako. Ba, ikaw na. Tayo ho ang nakikiusap sa Diyos.
Kaya kung tutusin, wala akong pinakamagandang gawin, kundi siya'y gayahin. Siya'y tularan. Siya ang sundan. Siya ang piliin. Ikaw na, Lord. Siya, hindi tayo. Kasi pag tayo ho ang nasunod, sayang yung atin hong pamamanata sa Kanya. Meron hong inconsistency, may incongruence. Paano na lalim ng mga English mo? Meron hong hindi pagkakatulad. No? Pinapakita natin, pinapatunayan natin na, eh Diyos ye, tao lang naman ako eh. Pero, ito nga ang paanyaya sa atin ng Panginoon, na kung nais natin siya ay tunay na sundin, susundin natin, pipiliin nating sundin ang Kanyang mga pagpapahalaga at mga iniibig, na siya ang ating magiging laman ng isip, puso at kalooban, at siya rin ang ating kikilalanin sa pagpapahalaga sa bawat isa. Now, ito ay merong napakahalagang elemento na para ito'y maisagawa ho natin, kailangan muna tayong manahimik. We have to befriend silence. We have to be silent. Para nang sa gayon, sa atin hong pananahimik, matimbang natin ang lahat na tama ba ito? Ako lang ba ang sinusunod ko? O ito ba'y ayon sa kalooban at turo at halimbawa ng mahal na Poon? Doon ho natin maisasagawa na iibigin ko munang manahimik upang mapagnilayan at matimbang ang lahat nang sa gayon ang aking magiging pagpapasya, ang aking pagpili ay sasalamin at tutugon sa nais ng Panginoon natin na siya ang magiging sukatan, siya ang magiging halimbawa, siya ang aking susundan, siya ang aking tutularan. Na kung ano ang ginawa niya, siya rin gagawin natin sa bawat isa. Sa katunayan ho eh, meron ho ako nakikitang napakalali na paghahawig o pagkakatulad sa ginawa ng mahal na Poon sa naging pasya ni Ruth. Hindi kilala ni Ruth ang Poong Nazareno. Mas nauna hong namuhay si Ruth, maraming taon na bago pa ang Panginoon. Ngunit, hindi nalalayo ang ginawa ni Ruth sa mismong pagpapasya at pagpili ng Panginoon. Iniwan niya ang kalangitan upang maging tao at tayo'y samahan. Diba? Kaya nga ho, malaya tayo nga nakakalapit ngayon sa Panginoon dahil alam natin hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Tayo'y Kanyang sinasamahan. Na siyang pinili ni Ruth na gawin sa Kanyang pagpapasya na hindi ko po kayo iiwan, hindi ko po kayo pababayaan. Sasamahan ko po kayo, ang inyong bayan ay magiging bayan ko, ang inyong Diyos ay siyang magiging Diyos ko. Kaya hingin po natin sa Panginoon na nawa sa patuloy po nating pagdedebosyon, pagtawag, pagparito sa pambansang dambana ng mahal na Poon, ang pagpili ko ay laging sumasalamin sa buhay at mga pinili at ginawa ng ating mahal na Poon. Nang sa gayon, sa aking isip, sa aking puso, sa aking kalooban, sa aking pagpapahalaga, pakikitungo sa bawat isa, ang Poong Diyos ang aking pinagsisikapang maranasan at mabigyang kaluguran dahil pinipili kong siya'y gayahin at sundan. Magaling ho ang mga Pilipinong manggaya. No? We are great imitators. Kaso ho, ang nangyayari eh, kalokohan ang alam nating gayahin eh. No? Kalokohan. Yung mga mali, yun ang ginagaya. Yung hindi dapat, yun ang ginagaya. Alam nyo na, ibig kong sabihin, isa na ho yung marami na ho nag-declare ng persona ng grata sa kanya. Dami na ho pwedeng gayahin.
Pero sana ang gagayahin nun natin ang Panginoon sa kanyang ginawang pagpilit, pagpapasya, na ialay ang sarili sa ikabubuti at kapakanan ng iba. Ito ang ginawa ni Ruth. Hindi niya nainisip na babalik ako sa mga kababayan ko at kalahi. Ang inisip niya ay sasamahan ko ang aking biyanan upang siya'y alagaan hanggang katapusan. Ang kanyang bayan at ang kanyang Diyos ang siyang yayakapin ko habang buhay. Sana ho, ganun tayo lahat. Tulad ng ginawa ng ating mahal na Poong Nazareno, lagi nating pipiliin ang makabubuti para sa iba. Kahit malimutan na ang ating, ang siyang para sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas at ang ating tugon sa bawat kahilingan. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanya mga pinuno naway umakay na mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan naway maging lugar ng presensya ng Diyos kung saan ang bawat isa ay natuturuang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ipagdasal din po natin ang lahat ng mga criminology board examinees sa kanilang board exams ngayon hanggang sa Linggo. Ang mga naghahanap trabaho, ang mga mahal natin sa buhay malayo sa ating piling, ang lahat ng mga naglalakbay ngayong long weekend, kasihan mo nawa sila, Panginoon, at laging pagpalain. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Aliwin mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga nalulumbay dala ng pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa harap ng maraming suliraning aming pinagdadaanan, naway higit naming pagsikapang magtulungan at kumapit sa iyo upang maging matatag sa harap ng mga pagsubok na ito. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa katahimikan, pagkatiwala po natin sa Panginoon ang iba pa nating mga personal at pamilyang pangangailangan. O Diyos, Amang makapangyarihan,
Marapatin mong pakinggan at paunlakan ang pagpili namin na sa iyo umasa at magtiwala. Sa kabila ng marami naming pinagdadaanan, kinikilala naming wala kaming magagawa. Umaasa kami sa iyong kabutihan at sa iyong dakilang awa na siyang magbibigay sa amin ng lakas upang gawin ang nararapat ayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alang at tinapay, alay namin sa iyo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating nakayanan kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng mundo. Sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan ay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makahukbo, napupuno ang langit at lupa, nagdadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin,
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming arsobispo dito sa Maynila at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat ay naging magkakapatid dahil kay Kristo. Kaya't piliin nating samahan siya sa pagtawag sa Diyos na ating ding Amang. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Araw-araw.
sana sa amin at huwag mo kami ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagpili sa Panginoon, nangangahulugang gagayahin natin siya. Hindi sa damit, hindi sa ano paman, para tawagin ang pansin ng buong mundo. Gagayahin natin siya sa pagpapahalaga sa bawat isa nang hindi nakikilala ng iba. Ito nawa ang ating maging layunin at piliin tulad ng paghahatid kapayapaan niya sa bawat isa. Peace be with you. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nakalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na naaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Pinili niyang maging tinapay at alak upang mabusog niya ang nagugutom, upang pawiin ang uhaw ng iba. Mapalad tayong lahat na pipiliing tularan siya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister
Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
announcement. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahe ng Poong Nazareno ay pansamantalang munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagay ng imahin. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahin ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street ang pasukan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Happy long weekend po sa ating lahat. Sa Lunes po ay National Heroes Day sa buong bansa at kapistahan naman po ni San Agustin ang August 28. Siya po yung lagi nating binabanggit na nagsabing, "He who sings well, prays twice." Utang ho natin sa kanyang mga sintunado ang kalayaang umawit. Basta maganda ang pag-awit, kahit wala sa tono, panalangin makararating sa langit. At August 29, the beheading of St. John the Baptist. Siya po ang ating patron, si San Juan Bautista. Ang kapistahan ng pagkapugot ng kanyang ulo, ang simula ng pagganap ng Panginoong Jesus Nazareno sa kanyang pagmimisyon. Tapos na ang naghanda ng daraanan niya, tsugi na si Juan Bautista. Sa August 29, magsimba po tayo sa karangalan niya upang sa tulong ng Poong Jesus Nazareno, masimulan na natin ang mga dapat simulan ayon sa kanyang halimbawa. At ang Friday pong darating at Saturday ay First Friday and First Saturday respectively. Kaya't wag natin kakalimutang paglaanan ng panahon ng ating mga debosyon tuwing unang Biyernes at unang Sabado ng buwan ng Setyembre. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Atin pong tanggapin at baunin ang pagbabasbas ng mahal na Poon. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga larawan at pangalan nilang di makasimba na ngayon aming ipinagdarasal. Gayun din ang kanilang mga daladalang imahin at dasalan. Ang lahat nawang ito'y magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at piliing ibigin ng Diyos at ang bawat isa. Salamat sa Diyos. Dala ng pagmamahal natin sa Kanya, sabay-sabay. Jesus Nazareno, sinasamba
ka na hangin, pinipintuho ka na hangin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka na hangin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka na hangin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binarangal ka na hangin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na hangin. Happy long weekend po sa ating lahat.